Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi Sa ating mga online viewers, magandang gabi po. Or magandang umaga o magandang hapon sa mga kayo naroon. Nandito na naman po tayo sa at muling nabigyan ng pagkakataon maglingkod kay Lord. Dito po ako din po ay original din po na umaattend dati dito sa PCI, and I still consider this my home, this church. So kaya nga lang ay na-assign ako sa malayo, but from time to time ay nabibigyan po tayo ng pagkakataon na mag-share ng gospel. This time po, I will be sharing to you ang mensahe po na pinamagatan natin, preach the word na upo. Verse 2. No, so, basahin po muna natin ang key verse. 2 Timothy 2. So, ang ating passage ay kukunin natin sa 2 Timothy 4 verses 1 to 4. And if I may read, verse 1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing in his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to the myths. But in verse 5, sama na din natin, but you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministries. Muna tayo sa cover. So, yan po nating kukunin ang ating mensahe. So, before that, yan yung pong i-share ko muna sa inyo yung isang magandang message na ito. Sa Garden of Eden, pagkatapos kainin ni Adan ni Eva ang forbidden fruit, nagtago sila sa kahuyan. Dahil nung marinig nilang parating ang Diyos. No, so, tinawag ng Diyos si Adan at ang sabi, nasan ka? Sumagot naman si Adan, no? At ang sabi, narinig ko pong parating kayo, ako po'y natakot, kaya ako'y nagtago dahil ako'y hubad. No, alam niyo po yung sagot ng Diyos sa kanya? Napakaganda po ng tugon ng Diyos at mababasa natin yan sa Genesis 3:11. Sabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyong hubad ka? So definitely, hindi po ang Diyos ang nagsabi kay Adan na hubad siya, no? So, obvious na base dun sa sinasabi at kinikilos ni Adan, ay nakipag-usap siya sa kaaway ang Diablo. At ang demonyo ang nagtanim sa kanya ng mga negative thoughts sa isip niya. O ganyan po ang ginagawa ng kaaway sa atin. Magtatanim siya sa isip mo ng mga negatibong bagay at papahinaan niya ang loob mo. At yan ang nagiging balakid sa iyo, bakit hindi mo ma-achieve yung mga bagay na kaya-kaya mo namang ma-achieve sa trabaho mo, sa business, sa iba pang aspeto ng buhay mo. Halimbawa, sa church, mayroon kang calling pero hindi mo tinutugon ng Diyos. Ayaw mo mag-serve dahil nasa isip mo
Kulang ang iyong kaalaman. Nasa isip mo, mahina ka. Nasa isip mo, hindi ka tatanggapin ng mga kapatiran. Well, ready na si Lord na i-bless ka. Nung mightily, 100-fold, 7,000-fold. Ready na si Lord na buksan niya yung floodgate of blessing sa iyo. Kaya lang, ayaw mong tumugon sa kanya eh. Patulad ni Adan, tatago ka na lang sa kainaan mo dahil natatakot ka mag-fail. Well, kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, sino ang nagsabi sa iyong mahina ka? Sino ang nagsabi sa iyong hindi mo kaya? Kapatid, kung mananampalataya ka lang, wala kang magagawa, wala kang kaya, hindi kayang gawin kay Kristo Jesus. No? Huwag mo kalimutan yung sinabi sa Philippians 4:13. I can do all things in Christ Jesus who strengthens me. Lahat ay kaya mong gawin kay Kristo Jesus. And I hope na-disturb kayo sa mga narinig nyo. And I hope nag-cringe kayo sa mga sinabi ko dahil ang inyong narinig ay hindi ko tunay na gospel. Nagtahi-tahi lang po ako ng kwento at mga verses para mag-ihatid sa inyo. Actually, hindi yung preaching o gospel. Eh. Motivational speech po yun. Gumamit lang po ako ng verse. Nakakalungkot po na madami tayong maririnig na ganyang klaseng sermon sa pulpito ngayon. Pero mas nakakalungkot po kung yan ang gusto nyo marinig. Now, this is the very reason why Paul was very adamant in telling Timothy to preach the word. Ang sabi niya kay Timothy, darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang pag-ibig, ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling nila ang kanilang pansin sa kathang isip. So Timothy, preach the word. At yan po ang ating mensahe ngayon. Ngayong gabi. At huwag po kayo mag-alala dahil hindi po ito equipping class na parang mag-train tayo how to become a preacher. Dahil hindi po tayo mag-concentrate dun sa preach, dun sa verb. Mag-concentrate po tayo sa word na dapat alam natin, pastor man o hindi. Lalo na kung matagal na po tayo Kristiyano. Pero bago po natin ituloy ang ating mensahe, manalangin po muna tayo. Aming Ama sa Langit, makapangyarihang Diyos, ang aking pong sasabihin, mga susunod na sasabihin ay magiging empty words lamang po, Lord, kung wala po itong basbas na galing sa iyo, Panginoon. So sa oras na ito, hinihiling po namin ang blessings, O Lord. Alam po namin na nandito pa sa kalagitnaan namin dahil yun po ang pinangako mo na isa, dalawa o tatlo ang magtipon sa pangalan ni Christ Jesus ay pumapagit na, Panginoon, sa amin, O Lord. So, Lord, isinusuko po namin ang oras na ito, Panginoon. Alam po namin na kailangan po namin ang leading ng iyong Holy Spirit, O Lord, para maunawaan namin ang mensahe ngayong gabi, O Lord God. Buksan lamang po ang aming isip, ang aming puso, O Lord. Give us a teachable heart, O Lord, and open our minds, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Now, very common po, pag ginamit ang 2 Timothy chapter 4 para sa isang sermon, ang ginagamit na title ng message ay Preach the Word. Pero para po sa ating mensahe ngayon, ay dinagdagan ko pa ng caption sa ibabaw. The final charge, Preach the Word. Yan na po kasi yung
pinakahuling ipinag-atas gawin ni Paul bago niya hinarap ang kanyang death sentence. Preach the word. Yan po yung final charge. At yan na din po yung pinaka-karni ng chapter 4. Kaya immediate phrases, sentences at verses niyan, after niyan, ay mga pertinent details na lang na sumusuporta sa final charge. Mga important details like when to preach the word, how to preach the word, and why Timothy must preach the word. So since ang big idea po natin dito is about preaching the word, then it is imperative to know what the word is bago natin puntahan yung when, how, and why the word must be preached. Next slide. Dito sa ginamit kong verses na galing sa lumang edition ng NIV, ang NIV 1996 edition, kinapitalize dyan yung first letter ng word. So sa version na to, the word is a proper noun. Kagaya ng pangalan natin na kinakapitalize natin yung first letter pag sinusulat po natin. Sa 13 epistles ni Paul, or 14 kung sasama niya yung Book of Hebrews, dito lang siya gumamit ng proper noun na word. Wala na pong ganyan sa iba niyang sulat. Ang talagang original na gumamit ng proper noun na word ay si John. At mababasa natin yan sa kanyang mga writings sa Book of John, sa 1 John at sa Revelations. Si John, tinukoy niya mismo na ang word or logos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So kung ang word dyan ni Paul ay katulad din ng word ni John, was Paul telling Timothy to preach Christ or preach the logos? Pag tinignan naman natin yan sa ibang translation, next slide. Next slide. Pati na rin sa latest edition ng NIV, ay common noun na lang yung pagkakasulat nila. Kahit sa King James Version, ay hindi na po capitalize yung first letter ng word. Sa New Living Translation naman, ay dinagdagan pa nila. Pinahaba pa nila, hindi lang preach the word, kundi preach the word of God. So pag ganito na ang pagkakasulat, hindi na natin basta-basta masasabi that the word refers to the Lord Jesus Christ. No po? Kahit ang original Greek word na ginamit ni Paul dyan ay logos. Well, in fairness naman, may iba pang meaning ang logos besides na pagiging titulo ni Jesus Christ. Ang logos po sa ibang meaning ay tumutukoy sa idea of thoughts na nabubuo kapag pinagsama-sama mo ang mga salita. Mas maganda sana kung may sariling English translation itong logos eh, para mas madali nating mahuli talaga yung gustong ipahayag ng writer. Kasi kung babasahin lang natin ito, plainly, ay malamang uunawain natin ito according doon sa pagkakaintindi natin ng salitang word at hindi according doon sa usage, intended usage ng writer. Malay pa natin na logos yung pinagsalinan niyang word na yan, no? Kaya kung kayo po ang babasa niyan, no? Ano po para sa inyo itong pinapapreach dito ni Paul? The word. Di ba kung babasahin natin yan plainly, without any background knowledge, isipin mo agad na ang pinapatungkulan ng word dyan ay Bible. Lalo na pag itong New Living Translation ang ginamit mo. Dahil ang Bible ay tinatawag din natin Word of God. Kung magbabasa po kayo ng mga commentaries regarding 2 Timothy 4:2, mapapansin nyo may dalawang grupo ng translation dito. Yung isang grupo ng commentators, ininterpret nila yung word as gospel or Christ or gospel. Ang isa namang grupo ng mga commentators, sininterpret nila itong word as scriptures or the Bible. At
Paatang kanilang views ay parang ganito sa God questions. Next slide. Pag tinanong nyo, what does it mean to preach the word? 2 Timothy 4:2. Nung mahaba po yung sagot dyan dahil ini-establish pa ng God questions yung kanilang premise. Pero pagdating mo sa bandang gitna ng article, heto ang paliwanag ng God questions. Sabi nila, the word spoken of here is the Bible, biblical truth. Tinukoy mismo ng God questions na Bible yung word doon sa 2 Timothy 4:2. At dagdag pa nila, this is to be the content of preaching. Pastors have biblical mandate to preach the written word of God. Now, kailangan daw biblical ang preaching sa mga pastors. And I agree 100%. Dahil dito po, tinuro sa atin. We believe in the authority of the Bible. We believe that the Bible and the Bible alone is the rule of faith and practice for Christians. We believe that the Bible is our source of divine revelations, that everything we need to know about God and about our salvation are all written in the Bible. Pero ano ba yung biblical preaching? Kukuha lang ba ako basta ng verse sa Bible at mag-preach na ako? Yun po ba sinasabi ni Paul? Was Paul telling Timothy to preach the Bible here in 2 Timothy 4:2? Next slide. Ang problema po kasi, wala pang Bible gaya ng Bible natin noong panahon ni Paul. Ang meron lang sa panahon niya ay ang Old Testament. Ito pa lang yung tinatawag nilang scriptures. Sa time kasi ni Paul hanggang sa Book of Revelation ni John, sinusulat pa lang nila yung contents ng New Testament natin ngayon. Now, kung sasabihin naman, progressive ang revelation ng Diyos. Scripture sa time ni Paul or Old Testament pa lang. Pero ngayon, sa time natin ay Bible na. Meron na tayong New Testament. Pero parehas lang yan. Na written word of God. Well, parehas nga. But the question remains. Was Paul telling Timothy in 2 Timothy 4:2 to preach the scriptures? Ang iba, para patunayan na scriptures nga ang pinatutungkulan dyan, ay uurong sila ng dalawang verses pabalik. So, sa simula sa chapter 3, verse 16, ganito po ang nakasulat. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, scriptures nga pala ang immediate context ng ating passage. At ang sabi dyan, ang lahat daw ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Meaning yung writers at yung kanyang writings o yung kanilang writings were inspired by God. Yun lamang pong ibig sabihin ng God-breathed. No, hindi po ito hiningahan ng Diyos, literal. At saka pinadala sa tao. So kung ganun pala, then pwede na nating sabihin that Paul was really telling Timothy to preach the scripture, right? Ang immediate context naman pala ng ating passage is about the scriptures. Well, wag muna po, no? Samahan niyo pa po kung pag-aralan natin. So, kasi kung titignan lang natin mabuti, kung sasabihin natin kasi preach the scriptures, very broad eh. Dahil kung titignan mo lang mabuti itong pinapagawa ni Paul kay Timothy, you will see that Paul was ordering Timothy to do a very specific task for a very specific goal or purpose. So hindi po too broad. May mga passages sa Bible na sapat na yung the verses before at the verses after para maintindihan mo yung konteksto. Pero sa case ng 2 Timothy 4:2, mas maunawaan natin ito. Kung lalawakan mo ang iyong konteksto, mas mainam kung ang ikukonsidera natin ay yung konteksto na ng buong libro, ng buong 2 Timothy. Bakit po?
Dahil ang 2 Timothy ay isang personal letter. Naging katikatero na ba kayo minsan sa buhay nyo? Nakialam kayo ng sulat ng may sulat na hindi naman para sa inyo, yung personal letter, hindi naman ang address sa inyo. Umamin kayo sa akin. Let's say 3 pages yung personal letter, no? Isang page lang yung nabasa mo. Hindi mo pa natapos dahil dumating na yung may-ari. So, binalik mo sa sobre, no? Now, without reading the whole letter, makapagbigay ka ba ng definitive conclusion kung ano yung pinag-uusapan ng writer at nung sinulatan niya? Magkaka-idea ka, oo. Pero hindi mo mapipinpoint o masasabi talaga kung bakit sinulat niya yung letter. At kung ano ang kahalagahan nun doon sa magbabasa o doon sa talagang sinulatan. Doon sa intended reader ng sulat. At kahit pa nga siguro mabasa mo ng buo yung sulat, I'm sure may portion doon na hindi mo maiintindihan dahil hindi ka freebie doon sa pinag-uusapan ng dalawa. Mga nailangan ka pa ng madaming details para malaman mo talaga yun. And I'm sure kung yun ang case, magigising yung inner marites mo dito. At babalikan mo yung sulat, magawala na yung mayari, no? Likewise, ang 2 Timothy po ay isang personal letter ni Paul kay Timothy at tayo ay nakikibasa lang ng sulat ni Paul kay Timothy. Na kung hindi mo unawain itong nature at history ng sulat, ay malamang ma-misrepresent mo yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Dahil mga walang detalye yung sinasabi ni Paul doon. Eh. Ang sabi ni Paul, yung gospel na tinuro ko sa iyo, oy ano yun, hindi nakadetalye sa 2 Timothy 4:2 yun, dapat alamin mo kung ano yun. May iba pang personal letters na sinulat si Paul na sa New Testament, ang 1 Timothy at ang Titus. Itong dalawang sulat na ito, ay pwede mong chap-chapin, section by section, or chapter by chapter. Maintindihan mo kasi yung bawat section ay naglalaman ng detalyadong instructions na parang first time lang maririnig ni Timothy at ni Titus. No, may mga instructions tungkol sa worship, meron para sa qualification ng overseers at deacons, meron instruction concerning church organization, meron instruction about Christian conduct. So kahit anong hugutin mo dyan at i-isolate mo dun sa letter, maiintindihan mo yan on its own. Kasi detalyado eh. Ang 2 Timothy po ay hindi ganun. If you will read it carefully, wala po yung emphasis dun sa instruction per se. But more on reminders and encouragement. Kung may instruction man na nakasulat sa 2 Timothy gaya ng preach the word, ay hindi na po bagong instructions yun. Reiterations na lang yun ng mga naituro na ni Timothy, ni Paul kay Timothy. Now, Timothy at that time was fully equipped. Pastor na siya ng Ephesian Church nung sinulatan siya dito ni Paul. So, ang emphasis po ng 2 Timothy is not on how to become a preacher. Ang emphasis po ay nasa commitment. Nasa commitment on what the preacher must preach. Look, nung sinulat po ni Paul ang 2 Timothy, ito na yung pangalawang beses niyang kinulong sa Rome. At sa pagkakataon ito, next slide. Alam na ni Paul na hindi na siya makakalaya na sooner or later, ay pwede nang ibaba yung death penalty sa kanya. Now, isasang-alang-alang lang natin itong kalagayan at sitwasyon ni Paul, malalaman mo where Paul was coming from and what led him to write a second letter to Timothy. Kayo po, kung alam yung nabibilang ng araw yung sa mundo, anong gagawin nyo?
Kung may pagkakataon ka pang gumawa ng sulat, anong isusulat mo? At sino ang susulatan mo? Hindi ba gagawa ka ng sulat para ihabili ng pinaka-importanting bagay na maiiwan mo sa mundo? Sa taong malapit sa iyo at mapagkakatiwalaan mo? Now, Paul has fought a good fight. Next slide. He has kept the faith. He has finished the race. Kung siya lang, ready na siya mag-isanin ang mundo. Ang sabi niya sa Philippians, for me to live is Christ. To die is gain. So, which is far better, no, yung to die than he will be with Christ. Pero whether nandito si Paul sa lupa o nandun siya sa langit, eh parehas lang kay Paul. As long as he is with the Lord Jesus Christ. And it's na-amaze po ako na hindi makapili si Paul whether to live or die. Dahil kung ako yung magsasuffer ng sinuffer ni Paul, it's an easy choice for me. Lord, kunin mo na ako. Pero para sa church, mas pinili ni Paul na manatili sa ministry. Yun po yung first time na nakulong siya. Pero sa pangalawang pagkakataon, eh wala na po siyang luxury na i-contemplate pa kung anong pipiliin niya, whether to live or die, kasi isa lang ang sasapitin niya. Death. Pero siyempre, bago niya lisanin ng mundo, he must see to it that the work he has started must continue. So kailangan may mag-takeover, lalo na sa panahon na yon, na ang daming nangyayaring kaguluhan sa church, madaming umuusbong na false teachers, dumalala yung mga persecution ng mga Kristiyano. Wala lang time para mag-train si Paul ng ipapalit niya. No? Kailang i-hand over na niya ang kanyang ministry sa isang tao na fully equipped na, na ready na to take the charge. Sa tao, tapat na nanampalataya sa Diyos. Sa taong tinuruan niya at nakaalam ng totoong gospel. Sa taong alam ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang faith, ang kanyang purpose at ang kanyang sakripisyo para sa gospel. Sa taong tinuring niya isang anak at walang iba yun kundi si Timothy. So masasabi natin na itong 2 Timothy ay last will and testament ni Paul para kay Timothy. This was the passing of the torch. Pinapasa na ni Paul kay Timothy ang mahalagang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoong Jesus, the risen Christ, doon sa Damascus Road 30 years ago. Kung isasama mo ang backstory na yan sa pag-aaral mo ng 2 Timothy 4:2, marirealize mo na itong final charge ni Paul to preach the word ay hindi simpleng instructions lamang. Meron itong kalakip na napakalaking responsibility. Hindi yan katulad ng preaching na ginagawa ko dito o ginagawa namin sa PCI, sa JCF o dito sa PCI. No? Yes, we preach the gospel here, no? Pero dito, tinatanong pa kami, like kanilang umaga, tinanong ako ni Kuya Mark, pwede ka bang mag-preach? No? So it's up to me kung gusto ko o ayaw ko. Kung ayaw ko, pwede pa akong tumanggi. Pero yung final charge ni Paul kay Timothy requires total commitment and sacrifices. He has to preach the word in season and out of season. Sa lahat ng panahon, ano man ang sitwasyon, umulan man o umaraw, convenient man o hindi, mahirap man o madali, friendly man ang iyong audience o hostile, preach the word in all cases and in all time. Yun po ang final charge. Hindi po kagaya ng preaching namin, not even close. Now, without this context, ganito po ang mangyayari, no?
Yeah, pag in-isolate natin ang passage na yan, starting from chapter 3 to verse 16, hanggang chapter 4, verse 4, sa context ng 2 Timothy, may isip mo nga na itong words sa verse 2 pertains to the scriptures above. Kasi yan yung immediate context. Pero tandaan natin, kung meron taong expert sa scriptures, walang iba yun kundi si Paul. Kung may apostles na expert sa scriptures, walang iba yun kundi si Paul. Dahil si Paul po ay Pharisee, Pariseo po siya. But did Paul preach the scripture to convert the Jews or the Gentiles? Di ba kaya nga siya nireject at pinersecute ng mga Jews dahil hindi scripture sa pinipreach niya sa synagogue, kundi si Christ. So kung hindi natin lalawakan ang ating context, mapupunta ang focus natin dito sa immediate context at mag-preach tayo about teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. And some preachers will make it appear like these are the most important things in the Bible. Lalo na nasa same line siya ng Godfrey. Pero mga kapatid, importante nga po ito, but these are just secondary matters in the scriptures. Kung uurong ka lang ng dalawang verses pa, pabalik dyan, andyan ang most important matters of the scriptures. That the scriptures are able to make us wise for salvation through faith in Christ Jesus. Yan po ang number one sa scriptures. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi sa John 5, verse 39 and 40 na wala ang eternal life sa scriptures. Nasaan po? Nasa kanya. Kaya hindi natin yung mawawaldas ang ating eternal life because safe ito sa ating Panginoong Jesus. So kahit habang buhay ka pa mag-training in righteousness gamit ang scriptures, you will be never righteous before God unless you have the righteousness of Christ in you. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang teaching and rebuking and correcting and training in righteousness. In fact, yan po yung eksaktong kailangan natin for our sanctification. To be fully equipped in every good work and to be Christ-like. No? Pero bago ka ma-sanctified, ay kailangan mo munang ma-justified. So, ano pong word na pinapapreach ngayon ni Paul kay Timothy? Nabasa niyo na ba yung kauna-unahang Bible study na ginanap sa mundo? Makikita niyo po yan sa Luke 24 at yun po yung mensahe kanina ni Brother Ray. Naganap po ang kauna-unahang Bible study sa mundo sa Emmaus Road noong araw mismo na nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus. Nang sinabayan niya yung dalawang disipulo niya sa daan, Emmaus Road, no, ito po ang sabi niya. It's like, how foolish you are and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Now, in all the scriptures, now meaning from Genesis to Malachi, the scriptures are all about the Lord Jesus Christ. At ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi niyan. Tapos mga ilang oras lang ang pagitan ng nakalipas nung sinabi niya yan sa Emmaus Road, ay nagpakita muli siya. Pero this time dun sa 11 apostle naman sa iba pang mga disipulo na nagtatago sa Jerusalem. No? Ang first order of business ng ating Panginoong Jesus ay buksan ang isip niya. Buksan ang isip ng mga disipulo para maintindihan nila ang scriptures. Sabi niya,
This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Dalawang beses sa isang araw. Nung araw mismo na nag-resurrect ang ating Panginoong Jesus. No? Ang first lesson mga niya is the scriptures are all about him. At heto daw ang nasusulat sa scriptures. Dalawang bagay daw ang nasusulat sa scriptures. That the Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Nangyari na nga yan. Recent Christ pa before. Ano sabi sa kanila niya? And pangalawa, and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. Now, hindi po natin mababasa itong sa scripture or sa Old Testament itong dalawang bagay na sinabi ng ating Panginoong Jesus. No? Pero ang Panginoong Jesus mismo nagsabi na ganyan daw ang nasusulat sa scripture or sa Old Testament. At yan yung sinabi niya na dalawa ang nasusulat doon, no? Yung isa is all, it's about Christ and about His works. Kasi hindi natin pwede paghiwalayin si Christ sa kanyang work, sa works of Christ. At yung pangalawa naman, ipapangaral ang magandang balita na yun sa lahat ng bansa simula sa Jerusalem o sa mga Diyos muna bago sa Gentiles. At yan ay unang nangyari sa Jerusalem during the Pentecost, nung unang nagpangaral na magandang balita si Peter. Bumaba ang Holy Spirit, sila inapuspos. So ang mga apostle po ang pinili para magpahayag ng magandang balita sa Jerusalem. Guess kung sino naman ang pinili ng ating Panginoong Jesus nang magdala ng magandang balita sa Gentiles. Walang iba kundi si Paul. Pero bago siya nangaral sa mga Gentiles, nangaral muna siya sa mga Jews, pero outside Jerusalem. Next slide. At dahil yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, sa Jews muna bago sa Gentiles. So ang ginagawa ni Paul, pumupunta siya sa mga synagogues tuwing Sabat. At doon siya nangangaral sa mga Jews ng magandang balita o gospel o ng word of the Lord o word of the Lord or word of God. So, ito bang word of the Lord o word of God? Yan na pinangaral ni Paul sa mga Jews sa synagogue. Scriptures ba yan? Di ba yan yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disipulo na ipapangaral sa lahat ng bansa simula sa Jerusalem or sa Jews muna bago sa mga Gentiles? So ang word of the Lord at ang word of God na tinutukoy ni Paul dito ay walang iba kundi ang gospel. Ang mabuting balita na sa life, death, and resurrection ni Christ ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mula nang tinawag si Paul ng ating Panginoong Jesus sa Damascus para maging apostle to the Gentiles at naging faithful siya sa pagpapahayag ng gospel. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay nung sinusulat niya na itong 2 Timothy. Makikita natin sa sulat ni Paul sa 2 Timothy kung gaano niya pinahalagahan ang ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Jesus doon sa Damascus 30 years ago. So sa chapter 1, ang sabi ni Paul, guard the treasure. Yung pong treasure, sinasabi dyan ni Paul ay yung gospel. Guard the good deposit that was entrusted to you, entrusted to Timothy.
guarded with the help of the Holy Spirit who lives in us. And then, sinabi niya, suffer for it, nasa chapter 2. Endure hardship with us like a good soldier of Christ, Jesus. At sa chapter 3, continue in it. Continue in what you have learned and have become convinced of. And then finally, sa chapter 4, proclaim it. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Now, kung ang 2 Timothy, ang last will and testament ni Paul, yan apat na po yan ang articles ng kanyang last will and testament. At kung tayo, pinapanotaryo natin yung last will and testament natin para maging legally binding. Itong last will and testament ni Paul ay hindi lang legally binding, kundi divinely binding dahil in-execute ito sa harap ng divine judge, ang ating Panginoong Jesus who will judge both the living and the dead. And attested by 2 divine person or witnesses, the Father and the Son. Sabi niya, in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Preach the word. So Timothy must take this charge solemnly and faithfully. Dahil hindi po ito simple instructions lang na kagaya ng sinabi sa akin, kanina na mag-preach ako dito. But yung final charge na to were done in front of the divine judge. No? Solemnly swear. So Timothy must take his charge solemnly and faithfully. He must always be ready to proclaim the word at all times, anuman ang sitwasyon. At kung kailangan niya mag-correct, mag-rebuke, at mag-encourage, he must preach the word to do so. Dahil ang gospel ay may power to change life. Hindi lang po tayo sinasave sa ating kasalan. Binabago niya pa at buhay. Nagkakaroon tayo ng repentance, nagbabago ang ating pananaw sa sin. But he, kung kailangan niya mag-correct, he must, or mag-preach ng the word, he must do it with great patience and careful instructions. Kasi we preach to win souls, hindi po para mag-away o mag-debate. Kasi I know na meron kayong masyashare na ayaw tanggapin yung sinasabi niya. Huwag po kayong ma-offend or magalit sa kanya. Dahil hindi po natin trabaho mag-convict ng puso. Trabaho po ng Diyos yun. Holy Spirit po ang gagawa. Ang ating pong share ay to preach the word. Then finally, Timothy must preach the word with great passion and sense of urgency. Dahil darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Salit susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nila marinig. Hindi sila makikinig sa katotohanan, salit ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga katang isip. Now, dahil dito po sa final charge ni Paul, na in-embrace naman ni Timothy, nakaabot po ang totoong gospel sa atin. Well, hindi lamang naman po through Paul and Timothy, no? Dahil yung mga 11 disciples ay nag-disciples din po at nag-mentor din po ng kanilang mga disciples. Pero dito po natin mababasa kung paano tinake seriously ng mga apostle yung pinag-utos sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Kung paano nila treasure
yung gospel na pinagkatiwala sa kanya. Hindi po madali ang naging kung paano nakarating ang totoong gospel sa atin. Po. Kung niyo pong babasahin, no, pinataya nila na umabot na po sa 70 million ang naging martyrs ng mga Christians para lang makarating ang gospel sa atin. Dito sa 2 Timothy, makikita natin yung seriousness, yung dedication at sincerity. At yung urgency kung bakit kailangan magpahayag tayo ng gospel. At makikita natin dun sa final word niya, na noong paman, ito na yung kinukurap ni Satan, noong paman. So yung false gospel ay hindi lang po nangyari sa panahon natin. Nangyari na po yan sa panahon nila. At syempre, kumisisirain si Satan, ayun yung mga kapagligtas sa iyo. Dahil mawawala ka sa kanyang kamay pag natutunan mo at tinanggap mo ang gospel at nakilala mo ng ganap ang ating Panginoong Jesus. Now, sa panahon ni Paul, Judaism yung kalaban nila. No, hinahalo yung law sa grace. Sa panahon ni John, Gnosticism. At sa panahon natin, kung ano-ano na. Yung narinig nyo kanina sa akin, ay false gospel yun. Pero madaming mag-amen doon. Dahil isa na po kung nag-amen doon. Kung hindi pa po ako nakakating sa PCI. But I praise God na lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon na makarinig ng totoong gospel. Now, paano ba natin malalaman na mali ang gospel? Siyempre, na mali yung tinuturo natin, na tinuturo sa atin, no? Kapag ito ay hindi na umayon sa gospel. Kaya kung kapaulit-ulit ang preaching namin sa gospel, dahil gabukok lang ang ibahin dyan sa Satan. Kung bakit nahulog si Eva sa tukso ni Satan, no? Half-truth. No, nag-present din siya ng truth, eh. So, kalahati lang. No, so, ganun din po. Kaya dapat ma-strong ang pagkapit natin sa gospel. This is why we take pains in giving you sermons that will make you see and understand more the gospel of our Lord Jesus Christ. Kanina yung opening statement ko, na actually hindi yung preaching ng motivational speech yun. Sinulat ko po yun ng wala pang 5 minutes kung gagawin ko yung sermon na papamagatan ko. Who told you are made? Siguro matatapos ko yun ng 1 or 2 days of the months. Hindi po dahil magaling tayong gumawa ng sermon, kundi madali lang gumawa talaga ng prosperity at feel-good messages. Lalo po ang daming magagandang verses sa Bible na pwede mong gamitin. Isang verse lang kailangan mo. Pag-preach ka na ng kung anong gusto mong sabihin. Pero kung gagawin ko yun, dadaling ko lang kayo sa kapahamakan. Lalayo ko yung focus nyo sa Panginoon Jesus at mapupunta sa mga temporal na mga bagay lamang. May dalawang klase po ng sermons naman na pwede natin iparinig sa inyo. What you must do and what Christ has done for you. And for me, personally, mas kinipili ko po na ipahayag kung may pagkakataon po ako nabibigyan ng ganitong chance. What Christ has done for you. Mga kapatid, bakit po kayo nagpunta dito sa church tuwing Friday kahit mahirap, kahit minsan ginagabi na tayo, kahit si brother nagbibigay maghahabol pa ito mamaya ang kanyang pasok. Laging ganun yan, magula nung nakilala ko. Well, balik siya ng balik. Bakit po?
Dahil gusto niyong marinig ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Tungkol sa ating Diyos. Nagpunta tayo dito para sumumba sa ating dakilang Diyos at makilala siya ng lubusan. At kung napapa-amen ko kayo dyan, the next time I will be standing here, I will tell you more about our amazing God. Amazing God. That's what it is. Thank you, Lord, sa oras na sinamahan ko kami. I pray, O Lord God, na naintindihan namin ang mensahe ngayon, O Lord, at kung gano'ng ka-importante ang ginagawang pagpapahayag ng true gospel, O Lord, dahil ito po lamang kami masusumpungan ang kaligtasan, O Lord. Sa buhay mo, Panginoon, sa iyong life, death, and resurrection, Panginoon, kami po ay ginamo mo sa kamatayan, Panginoon, Lord. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan. Binigyan mo pa kami ang buhay na patuloy mo po kami bigyan ng kalinawan, Panginoon. Palakasin po namin ang pananampalataya namin, Lord. Tawarin mo po kami sa mga pagkakasala. Sa this week, pray. In Jesus' name.